Magandang araw mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang mape at tayo ay mag-aaral sa music. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 3. At ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pag-awit ng melodiya na may tamang tono. Handa ka na ba? Kung handa ka na, umupo ka na maayos, buksan ang mata, buksan ang tenga, ikaw ay humanda na. Okay, para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, inaasahang nakaaawit ka ng himig na may tamang tono, tulad ng awit, pagbati, awit pagbilang at awit na may action. Anong awit pagbati ang natatandaan mo? Sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa. Kalimitan, ang inaawit natin ay Happy Birthday. Kapag mayroong kaarawan ang isa sa atin, di ba? Naalala mo ba ito? O yung malikayang pagbati? Okay, umaawit din tayo ng magandang umaga. Yung magandang umaga po, mahal naming guro. Natatandaan mo ba yan? Pero sa ngayon, ang ating pag-aaralan muna ay ang awit pagbati. At mayroon din tayong awit sa pagbibilang. Natatandaan mo pa ba ang 10 Little Indians? Masayang umaawit lalo na kung sasabayan natin ng paggalaw o action, di ba? Okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Awiting na nasa tamang tono ang awit na Happy Birthday gamit ang rubrics sa ibaba. Palagyan ng check sa iyong kasama sa bahay ang kolum na naaayon sa iyong kakayahan sa pag-awit ng awit pagbati. Okay, narito ang pamantayan o rubrics. Okay, yung pamantayan natin, naawit ng may wastong tono ang hulwarang panghimig. Ikaw ba ay mahusay, maayos o kailangan ng pag-unlad? Pangalawa naman, naipadama ang damdamin ng awit. Ikaw ba ay mahusay, maayos o kailangan ng pag-unlad? Okay, maaari mo itong awitin ng 3 beses o higit pa o hanggang sa mahasa ka sa pagkanta. Okay, narito ang awiting Happy Birthday. O sabayan mo nga. Okay, narito naman ang nota
ng awiting Happy Birthday para malaman mo talaga na ikaw ay nasa tono. Tandaan natin pag nasa ibaba na bahagi, ayan ay do. Diba? Ay may linya. Mababa yan. Okay. Hanggang sa tumataas ito. Kapag tumataas sa linya ng limguhit o espasyo ng limguhit. Okay, di ba pinag-aralan na natin yan? Okay, ngayon tingnan mo ang awitin na Happy Birthday to You na may nota at sabayan mo ito ng pagkanta. Okay? Ang gagawin mo ay video mo ang iyong sarili habang isinasagawa mo ang pag-awit ng Happy Birthday ng may sigla dahil may damdamin ito eh, di ba? Okay. Sabayan din ng pagmarcha at pagpapakita sa daliri ng binabanggit na bilang. Papakita nyo sa kamay nyo yung bilang. Okay, gamit ang rubric sa ibaba, palagyan ng check sa iyong kasama sa bahay ang column na naaayon sa iyong kakayahan sa pag-awit. Habang ikaw ay nagsasagawa ng kilos ng awit ng pagbilang. Okay, narito ang pamantayan. Una, naaawit ng may wastong tono. Yan ba ay ikaw ay nagpakita lang mahusay, maayos o kailangan ng pag-unlad? Pangalawa naman, naipakita ang kasiyahan sa simpleng galaw o kilos. Ikaw ba ay mahusay, maayos o kailangan ng pag-unlad? Ikaw ba ay naging malikain sa pagpapakita ng galaw o kilos? Naipakita mo ba ito ng mahusay, maayos o kailangan ng pag-unlad? Okay, uulitin ko, videohan ka ulit dito para maipakita mo kay teacher ang iyong kilos ng awit ng pagbilang. Okay? Sige, narito ang awitin. Sabayan mo ha. Little
Okay, naipakita dito yung kanta. So, ang papakita mo ay ikaw ay magmamarcha habang pinapakita ang bilang ng 10 little Indians. Okay? Ikaw na ang mag-iisip ng kilos na naangkop sa kantang 10 little Indians. Okay? On. Narito ang tono nito. O yung nota. Ayan, nakikita mo ha? O katulad ng pinag-aralan natin. Okay? Ngayon, sabayan natin ng awitin o tugtog. Bigyan mo na maganda yung sarili mo, ha? Pwede rin mag-costume ka para talaga namang napakaganda ng iyong presentation. Okay? Para sa performance. Okay, para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, umisip pa ng ibang mga alam mong awit ng pagbati, pagbibilang, at awit na may action. Isulat ito sa iyong kwaderno. Susulat mo lang ang pamagat na mga ito. Okay, narito yung mga isusulat mo. Awit, pagbati. O, ilalagay mo sa 2, 3. Awit na may action. 1, 2, 3. Awit sa pagbilang. 1, 2, 3. Okay? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, pumili ng isang awit na may action. Sa gabay ng kasama mo sa bahay, gamitin ang pamantayan na nasa ibaba. Palagyan ng check ang column na naayon sa kakayahan sa pag-awit. Okay, narito ang pamantayan. Naawit ng may tamang tono. Yan ba ay mahusay, maayos o kailangan ng pag-unlad ang iyong pagkakasagawa ng kilos? Pangalawa,
na ipadama ang damdamin ng awit. Ito ba ay mahusay, maayos, o kailangan ng pag-unlad ang iyong action, okay? At damdamin. Okay? Papatulong ka sa kasama mo sa bahay. Oh, sumunod naman, pumili ng isang awit sa pagbilang. Sa gabay ng kasama ninyo sa bahay, gamitin ang pamantayan na nasa ibaba. Palagyan ng check ang column na naaayon sa kakayahan sa pag-awit. Okay, narito ang pamantayan. Una, naawit na may wastong tono. Mahusay ba, maayos, o kailangan ng pag-unlad? Pangalawa, naipakita ang kasiyahan sa simpleng galaw o kilos. Mahusay, maayos, o kailangan ng pag-unlad? At ang huli, naging malikhain sa pagpapakita ng galaw o kilos. Mahusay, maayos, o kailangan ng pag-unlad? Okay? Ngayon naman, bilang pangwakas natin, buuin ang talata sa ibaba. Okay, kumpletuhin natin ha. Sa araling ito, natutuhan ko kung paano kumanta ng may tamang... Ano? Anong ilalagay natin? T ang umpisahang letra. Okay? Isipin mo nga. Okay, ang kasunod ay letrang O. Oh, very good. Ito ay tamang tono. Okay? Tulad ng awit, patlang. Ano yung una? Okay, awit, pagbati. Magaling. Sulat natin. Okay, awit pagbilang at awit na may patlang. Okay, ano yung nasa ulihan? Okay, ito yung galaw. Okay, letrang A. Isipin mo nga. Okay, very good. Awit na may action. O, lagay natin ang sagot natin. Okay, basahin natin ha, sabayan mo ko. Sa araling ito, natutuhan ko kung paano kumanta ng may tamang tono tulad ng awit pagbati, awit ng pagbilang, at awit ng may action. O, ikaw naman magbasa. Sige. Okay, very good. Oh, maraming salamat sa iyong pakikinig sa araw na ito dahil panibagong aralin na naman ang ating natapos at napag-aralan. Maraming salamat sa iyong oras, ganyan din sa kasama mo sa bahay na walang sawang gumagabay sa ating aralin. Okay, hanggang sa susunod, ako muli si Teacher Diana Lynn, ang iyong guro na naituturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!